Good morning po. Welcome po sa aking YouTube channel, Fred Mechanic. At ayan po, sa video na ito ay mag-diagnose po ako nitong sasakyan na ito. At ito ay Ford Fiesta 2011 model, 1.6 liter, ayan, DPA-6. So, yung concern po nito ay umiilaw yung kanyang ABS dito sa kanyang indicator sa kanyang cluster po. Ayan, paanda rin natin. Maya-maya ay lumalabas yung kanyang ABS at saka yung kanyang traction control at yung kanyang start assist yan indicator ay lumalabas. Yan. Okay. Yan. At ayan po. So itong ano na ito nitong handbrake indicator yan. Pag i-release po dapat yung kanyang handbrake ay dapat nawawala po yan. So ang nangyari ay hindi pa rin nawala kahit ni-release na po yung kanyang handbrake. So try natin na i-release yan. Ito po yung kanyang handbrake, release natin yan, release natin. Ayan, naiwan pa din. Yan po. Oh, release na po siya. Yan. Okay po, so doon na ako magpo-focus sa kanyang ABS module. So diagnose muna ako doon sa kanyang ABS module. At tamang procedure ng pag-diagnose po. Okay? Scan ko muna itong sasakyan na ito. Scan ko muna. At ayan po, yung nakita ko po ay yung DTC po na nakita ko ay yung U3000 internal control module, ABS module po. At ayan, meron naman iba na merong latest calibration available, ma-update po siya. At pag hindi siya mawala pa din, kaya ina-update na, meron pa din. So proceed na sa diagnosing sa kanyang ABS module po. At ayan, so valve ABS module, check natin yung mga harness. Tingnan natin yung kanyang ABS module. Samahan niyo ako. Yan. At ayan po, ito yung kanyang ABS module at saka yung motor. Yan. Itong motor na ito. Itong module niya at itong pump motor. Ayan po, so yung diagnosis ko po nito ay papalitan na ng ABS module. Ayan, paanda rin natin. Ayan, so pagbago na yung kanyang ABS module ay kailangan pa din to na i-program yung bago niya na ABS module. Ayan, so update ko na lang po pag approve na yung kanyang parts at ikakabit ko na yung kanyang parts pag okay na po. So, ayan po, approve. Meron na tayong parts. Ito yung ABS module niya. Ayan. Manual niya. So, ito.
genuine parts. Okay, at papalitan na natin to, itong ABS module na ito. Ayan po, so tapos ko na po ginabit yung kanyang ABS module. Pagkatapos ay i-program ko po yung kanyang module. So kailangan po talaga i-program yung kanyang bago na module. Okay, so para maialis natin yung kanyang DTC. Ayan po, so tapos ko na po pinoprogram, so papanda rin ko na at mawawala yung kanyang ABS lights on at yung traction control dito at saka yung hill start assist. Okay po, papanda rin ko na. At ayan po, so nawawala na, program na yung kanyang ABS module. At kinoconfigure ko na din yung kanyang longitudinal sensor, so release ko po yung kanyang handbrake. Ayan, okay, nawala na. Okay, release brake, so dito po yan. Ayan dito, so release ko po. Ayan. Okay, so nawala na. Handbrake, release, handbrake. Okay. Functional na yung kanyang ABS module. Okay po. So ang susunod ko sa susunod ko na gagawin dito ay i-bleed ko po yung brake system. Kasi yung mayroong hangin sa kanyang line sa kanyang mga brake. So kailangan 'to mailabas. So brake bleed ko muna. At ayan po, so i-bleed ko muna yung kanyang brake system. Okay po, samahan niyo ako. Tara.
At ayan po, so tapos ko na po bine-bleed. At okay naman po lahat. So wala na siyang leak. Check, double check ko po yung kanyang mga fittings. Kung meron mang leak, okay na po. So yun lang po muna. At maraming salamat po sa panonood. Subscribe na din sa aking YouTube channel at mag-like. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.